Hello mga besh! Welcome to Durly's Channel! My name is Durly. So ngayon ang topic natin ay tungkol sa extra income. Ano nga ba ang pwede mong gawin para magkaroon ka ng extra income bukod doon sa magiging sahod mo dito sa Thailand? So kung interesado kang malaman, keep on watching! Eto na nga mga besh, pag-usapan na natin yung extra income. Bilisan lang natin para hindi naman boring, di ba? Base to sa mga ginawa ko para magkaroon ako ng extra income bukod sa sahod ko. Okay, eto na nga. Unang-una, ano ba yung ginawa ko? Eto. Nag-apply ako sa language center. Every weekends ako natatrabaho sa kanila. Ang sahod doon ay depende sa location ng language center na papasukan nyo. Ang language center dito ay per oras ang bayad. 300 baht and up per oras. Ano pa yung ginawa ko para magkaroon ng extra income? Eto. Nag-tutorials ako or extra class. Mostly extra class ang tawag nila sa tutorial. Ang una ko naging estudyante ay natatrabaho na siya sa bank. Ang gusto niya lang ay conversation. So, yun lang yung ginagawa namin. Every weekend lang din yun. Kasi yun lang din siya free. Hanggang sa nagkaroon ako ng tutorials dito sa province na nilipatan ko. Ang singil namin dito sa province ay mas mababa kumpara doon sa Bangkok. Kasi ang alam ko sa Bangkok, parang 350 and up per oras ang tutorials. Dito sa amin, dito sa province, is 200 baht lang yung sinisingil namin. Dito lang sa school namin ha, ewan ko lang sa ibang schools, sa ibang province, 200 baht per oras ang sinisingil namin. So, depende sa'yo kung ilang bata yung tuturuan mo sa isang oras. Ako, sabay-sabay ko na yung 5 kids sa isang oras, pero same level para nagkakaintindihan pa rin kami. 200 per kid, so may 1,000 ka na dun sa 5 na yon. Minsan, isang araw, dalawang oras ako. So, medyo malaki-laki ang kita sa tutorials. Ang iba kong mga co-teachers dito, minsan mas malaki pa yung kinikita nila sa tutorials kesa sa sahod nila. So, kailangan talaga masipag ka lang, lalo na pag mga dalaga pa yung mga besha. Sobrang sipag nila, bilib ako sa kanila. Pangatlo kong ginawa dito para magkaroon ako ng extra income ay ito. Yan. Yung mga binebenta ko, mga authentic items. Mga branded na pabango, ano din ako mga body spray like Victoria's Secret and Bath and Body Works. Kinukuha ko yun sa mall, okay? Paano ako kumikita? Ganito yung ginagawa ko dyan. Bibili ako ng mga Victoria's Secret or Bath and Body Works na sale. Aba, buy two, get one free. So yung free, pag nabenta ko yun na yung pinakakita ko. So ganun yung ginagawa ko. Tapos, pag may gusto silang mga items, shoes, bags, clothes, kahit ano, bibigay lang nila sa akin yung brand na gusto nila, pati yung picture na ito yung gusto nila na item. Bibiling ko yan sa mall. I-add ko lang ay 10%. 10% ng total cost nung item. Tapos, i-divide ko yan depende sa amount. Halimbawa, less than 5,000, let's say 4,000 baht. So, plus 10%, 4,400, i-divide ko lang yan sa 2 months. Kasi, mababa lang naman. So, dun ako nag-start sa mga small items. Kapag 5,000 and up, pwede ko yan ipa 3 months to pay. Plus 10%. Hindi ako nag-10% every month. Ang ginagawa ko yung total amount ng item, plus 10%, then i-divide sa 3. Kasi masama naman yung magtaas ka ng sobra-sobra, di ba, besh? Masama yan. So, ganun lang yung ginagawa ko. Then, may mga nag-order na ng mga items like cellphones, yan, tablet, iPad. Medyo mataas na yan, syempre. So, hanggang ano yan, 3 months to pay. Plus 10% doon sa amount, divide 3, yan. Installment yan. Hanggang sa nagle-level up ang aking mga items. May nag-order na ng laptops, yan, computer. Yung mga laptop and desktop computer, pwede ko siyang i-5 months kasi medyo malaki ang amount niya. Plus 10% lang din yan, mga best. Hanggang sa nag-level up na naman, nagbebenta na ako ngayon ng alahas.
Pinapahulugan ko din yan 3 months up to 5 months depende sa item na kinuha. Kung ayaw nyo magbenta ng items, pwede din magpautang kayo ng cash. Plus 10% din yan sa total amount. Tapos i-divide nyo sa 3 months, dun, yun yung babayaran nila. Pero make sure na yung papautangin nyo ay good payer yan. Basta ang advice ko lang mga besh, kapag magpapautang kayo, kung ano man yan papautang nyo, mga items ba yan or yung cash, wag basta-basta magpapautang. Kailangan alamin nyo muna kung good payer ba yung pautangin nyo para yung perang pinaghirapan nyo ay hindi basta-basta mawawala. O, yun lang. O, yun na nga. O, diba? Ang bilis lang natin mga besh. Kailangan mabilisan lang tayo para hindi masyadong boring. Baka sakaling naka-help ako ng mga ideas tungkol sa extra income, please like and share my video and please subscribe to my channel. For now, thank you for watching!